Welcome or welcome back sa Tagalog Crime Stories, kung saan ibinabahagi ko ang aking obsesyon sa true crimes at isinasanaysay ko ang mga ito sa Tagalog. Kung gusto mo mga ganitong contents, you're in the right place. Make sure to hit like and subscribe. Also, turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman supportahan ang aking channel, you may do so by checking these options. Si Grace Emmy Rose Millane ay ipinanganak sa Essex, England noong December 2, 1996. Ang kanyang mga magulang ay sina David at Jillian. Meron siyang dalawang lalaking kapatid at siya ang pinakabunso sa mga ito. Ayon sa kanyang mga magulang at nakakakilala sa kanya, siya ay palakaibigan, creative at artistic. Nakagraduate siya sa University of Lincoln at meron siyang degree sa advertising and marketing. Pero bago niya tahakin ang susunod na kabanata ng kanyang buhay, ay nagdesisyon muna siya na magbakasyon. Siya ay nag-ipon para sa isang taon na backpacking tour. Para sa mga hindi nakakaalam, ang backpacking ay isang uri ng murang paglalakbay kung saan ay nananatili ang mga turista sa murang mga tuluyan o hostel. At ginagamit nila ang isang backpack para sa kanilang mga kailangan sa pagbiyahe. Ayon sa mga nakakakilala kay Grace ay isang napakabait at mapagmalasakit na tao nito. Bago siya umalis sa kanyang pagbabakasyon ay pinutol niya ang kanyang mahabang buhok at ibinigay niya ito sa Little Princess Trust na isang kumpanya na gumagawa ng mga wig para sa mga bata na may cancer. Noong October 18, 2018, umalis siya sa kanilang bahay at nagsimula sa kanyang bakasyon. Ang bagong graduate na si Grace ay nagsimula sa Peru bago magsimula ng kanyang pagbabakasyon sa South America. Nakasama at nakakilala siya ng ibang mga backpackers din at ibinahagi niya ang kanyang mga karanasan sa kanyang pamilya sa Essex. Noong November 12, 2018, ang 21 taon na si Grace ay dumating sa New Zealand mag-isa at makalipas lamang ang 11 araw ay nakarating siya sa Auckland. Nag-check-in siya sa isang hostel na tinatawag na Base Backpackers at dito niya kasama ang ilang mga backpackers din na katulad niya. Noong December 1, 2018, umalis si Grace sa hostel bago mag-alas 6 ng gabi at pumunta siya sa bayan. Nakasuot siya ng black dress, puting sapatos at meron siyang maliit na bag. Plano niya na makipagkita sa lalaki na nakilala niya at nakamatch niya sa Tinder. Noong una, hindi sigurado si Grace sa pakikipagkita sa lalaki pero matapos nila mag-usap ng ilang beses ay pumayag din ito. Nakipagkita si Grace sa kanyang date sa lugar na tinatawag na Sky City. Ito ay malapit sa ibang mga bars, restaurant at mga kasino. Habang nasa date ay lagi nagsasend si Grace ng mga text messages sa kanyang malapit na kaibigan na si Amina na nasa Essex. Ayon dito ay ibinahagi ni Grace sa kanya and I quote, "I click with him so well." Siya ay isang oil manager at natuloy siya sa isang hotel. Sa lahat ng CCTV feed ay makikita na ang date ng dalawa ay naging maayos. Matapos ang isang oras, pumunta sila sa isang lugar na tinatawag na Bluestone Room. Sa isang angulo ay makikita si Grace na umalis sa table tapos ang lalaki na kanyang kadate ay mukhang may kinukuha sa loob ng kanyang handbag at makikita na parang may hinahanap ito. Alas 9 ng gabi ay magkasama na umalis ang dalawa ng bar. Ang sumunod na araw ay December 2 at ito din ang 22 kaarawan ni Grace. Ang kanyang pamilya at mga kaibigan sa England ay sunod-sunod na nag-send ng mga pagbati sa dalaga gamit ang social media at mga text messages. Pero nagtaka mga ito na hindi ito nagre-reply. Ang kanyang dalawang cellphone ay hindi makontak dahil lahat ng mga tawag ay napupunta sa voicemail. Ayon sa kanyang kapatid na si Declan ay laging nagsesend si Grace ng mga pictures kaya talagang ikinabahala nila agad ang hindi nito pagre-reply sa kanya mismong kaarawan. Noong December 5 ay kinontak ng pamilya ni Grace ang Auckland Police at nireport nila na nawawala ang dalaga. Agad namang kinontak ng mga pulis ang hostel na tinutuluyan ni Grace at kinumpirma ng mga ito na hindi pa nag-check out ang dalaga ayon sa kanilang record.
Hindi rin nila nakita na nag-check-in o bumalik ito noong December 1. Noong una ay hindi na alarma ang mga kapulisan dahil hindi sila nakakita ng anumang senyales ng foul play dahil halos lahat ng kanyang mga gamit ay nasa hostel pa rin. Naisip nila na baka ito ay nakituloy sa isa niyang mga backpacker na kaibigan at nakalimutan lang na ipaalam sa kanyang pamilya. Pero napakaswerte ng mga pulis dahil hindi nagtagal at nakita agad nila ang pinuntahan o mga pinuntahan ng dalaga noong huling araw na nakita itong buhay dahil sa napakaraming CCTV sa lugar. Ang lalaki na kasama ni Grace noong gabi na yon ay mabilis na nakilala. Noong gabi na huli siyang nakita na buhay ay ang parehong araw din na pinalitan niya ang kanyang profile picture sa Facebook. Isang lalaki ang nag-comment sa litrato at sinabi nito na beautiful, very radiant. Ang lalaki na nag-comment ay ang parehong lalaki na kadate at kasama niya. Ang lalaki ay kinilala na si Jesse Kempson. Siya ay nakatira sa City Life Hotel sa Auckland. Si Jesse ay nag-post din sa kanyang sariling Facebook account bago siya mag-comment sa post ni Grace na lalong nagpalago ng suspecha. Ayon sa kanyang post ay humihingi siya ng paumanhin sa kanyang mga nagawang mali, kayabangan at pagiging makasarili. Pero sino ba talaga si Jesse Kempson? Si Jesse ay 26 na taong gulang na ipinanganak sa Wellington, New Zealand. Ilang beses na din siya nagpalipat-lipat ng tahanan noong kanyang kabataan hanggang naghiwalay ang kanyang mga magulang. Siya ay pinalaki ng kanyang mga lolo at lola at hindi siya malapit sa kanyang mga kamag-anak. Ayon sa mga tao na nakakakilala sa kanya, si Jesse ay isang pathological liar. Marami siyang kasinungalingan na sinasabi, mula sa isa siyang pinsan ng isang miyembro ng All Blacks rugby player, sinasabi din ito na siya ay malapit ng mamatay dahil sa kanyang cancer. Nagsinungaling din siya sa mga employers, may-ari ng mga apartments, condo, hotel, pati sa kanyang magulang at mga kaibigan. Pero hindi nagtagal at lahat ng kanyang mga kasinungalingan ay nabunyag. Siya ay laging pinapalayas ng mga landlords niya sa kanyang mga tinitirhan at tinatanggal siya sa trabaho dahil sa malimit niyang pagsisinungaling. Ayon sa dating landlord ni Jesse, sinabi nito sa kanya na isa siyang professional softball player na parte ng isang softball team na Black Sox ng New Zealand. Sinabi nito na hinihintay niya ang kanyang contract fee pero umabot ang 8 linggo na hindi ito nagbayad ng renta. Kinontak ng landlord niya ang Black Sox management pero sinabi sa kanya ng management na hindi ito parte ng team. Ayon naman sa landlord ng City Life Hotel na kasalukuyang tinutuluyan ni Jesse, sinabi nito sa kanya na isa siyang top manager ng Woolworths. Pero ang totoo talaga ay kaya ito nakakapagbayad ng kanyang buwan ng renta ay dahil sa benepisyo na nakukuha niya galing sa gobyerno. Ang huling trabaho ni Jesse ay isang telephone salesman pero katulad na nangyari sa kanyang ibang trabaho ay tinanggal din siya dito dahil sa kanyang kasinungalingan. Lahat ng ito ay nangyari sa parehong araw na nakipagkita siya kay Grace noong December 1. At dahil si Jesse ang huling tao na nakasama ni Grace bago siya mawala, siya ang unang tao na gustong-gustong makausap ng mga pulis. Nang parehong araw na nai-report si Grace na nawawala ay ang parehong araw na kinwestiyon si Jesse. Ayon sa kanya, natapos ang kanilang date ng alas 10 ng gabi. Nagpaalam silang dalawa sa isa't isa at nagplano na magkita ulit sa susunod na araw. Sinabi nito na nag-send siya ng mensahe kay Grace sa Tinder ng sumunod na araw pero napansin niya na in-unmatch siya ni Grace kaya doon na natapos ang kanilang komunikasyon. Pero habang nangyayari ang kanilang pagtatanong dito ay hindi pa natatapos ang pagsisiyasat ng mga pulis sa lahat ng CCTV footage sa City Life Hotel. At sa bawat minuto na kanilang pagtingin sa 6 terabytes ng CCTV data ay lalong nakakuha sila ng sagot sa kanilang mga katanungan tungkol sa huling gabi na nakitang buhay si Grace. Sa kabila ng pagtanggi ni Jesse na naghiwalay sila ng landas ni Grace ng alas 10 ng gabi noong December 1 ay iba ang nakita nila sa CCTV. Magkasama ang dalawa sa elevator ng City Life Hotel kung saan tumutuloy si Jesse. Pero matapos ito ay hindi na nakita si Grace na lumabas.
Kinaumagahan kung kailan birthday ni Grace ay nakuha na ng camera si Jesse na umalis sa hotel at pumunta ito sa isang mall para bumili ng isang suitcase. Bumili din siya ng mga cleaning supplies at bago magtanghalian ay sumakay siya sa taxi para pumunta sa isang car rental company. At dito siya nagrenta ng isang red Toyota Corolla. Ilang oras ang dumaan at makikita sa camera feed na nakipagkita ulit ito sa isang babae na nakilala niya din sa Tinder. At kalaunan ay sinabi ng babae na nabahala siya sa kanilang date at sa naging punto ng kanilang usapan dahil nabanggit ni Jesse ang tungkol sa pagbabaon ng katawan. Sinabi din ito na may mga kaibigan siya ng mga pulis. At dahil sa hindi siya komportable sa sitwasyon ay tumanggi siya na sumakay sa sasakyan nito. Umuwi siyang mag-isa at hindi na niya ulit ito kinontak o kinausap. Pagkatapos ng date ay bumalik siya sa kanyang hotel para naman magrenta ng makinang panglinis ng carpet. Sinabi niya sa staff na merong natapon na red wine sa carpet sa loob ng kanyang kwarto kaya gusto niya itong linisin. At sumapit ang 9:30 ng gabi ay nakuhanan ulit si Jesse na daladala nito ang 2 suitcases gamit ang hotel trolley. At nilagay niya ito sa loob ng sasakyan na kanyang nirentahan. Sa sumunod na araw, 7:00 ng umaga, nakuhanan ulit si Jesse ng CCTV. Sa pagkakataong ito ay bumili siya ng isang pala. At makalipas ang 2 oras, nakuhanan siya sa isang car wash. At matapos ito ay ayon sa record, ay ibinalik niya ang sasakyan sa car rental company. Noong December 5, kung kailan nai-report si Grace na nawawala, ay nakita si Jesse na tumitigil sa iba't ibang lugar at may tinatapon ito sa mga basurahan. Dumating ang mga pulis sa hotel at sa mismong minuto na lumapit sila sa front desk ay ang parehong pagkakataon na pumasok si Jesse sa loob ng City Life Hotel. Makikita din na agad itong umalis pagkakita sa mga pulis. Sinundan siya ng mga pulis at dinala sa police station para questionin. At kahit pilit niyang itinatanggi na wala siyang kinalaman sa pagkawala ni Grace, ay agad silang nagsagawa ng isang masusing paghahanap sa kanyang kwarto sa hotel pero hindi nila nakita si Grace. Mabilis na umusad ang investigasyon sa pagkawala ni Grace at noong December 8, iba't ibang mga ebidensya ang kanilang nakalap at inimbita nila ulit si Jesse sa 2 interview. Dito na nag-iba ang kanyang salaysay noong gabi na nakasama niya ang dalaga. Talking to me about 50 Shades of Grey. Ayon sa kanya, matapos ang kanilang pagtatalik ay nagulat siya na wala nang buhay si Grace ng magising siya. At sa kanyang panic ay nilagay niya ang katawan nito sa suitcase at inilibing niya sa liblib na lugar. Pero mariin niyang itinanggi na sinadya niya ang pagkamatay nito. Kahit naglinis si Jesse sa kanyang kwarto ay hindi niya maitatago ang ebidensya. Nang ginamit ng forensics team ang kemikal na luminol ay nakita nila ang dugo ni Grace sa sahig ng hotel room. At sa parehong araw ay nakita din nila kung saan inilibing ni Jesse ang katawan nito. This area was identified late last night as a location of interest as a result of our investigative work. I can now advise that a short time ago, we located a body which we believe to be Grace. The formal identification process will now take place. However, based on the evidence we have gathered over the past few days, we expect that this is Grace. The focus now is to piece together exactly what happened to a young girl who came to New Zealand on her OE. Obviously, this brings the search for Grace to an end. It is an unbearable time for the Mullane family, and our hearts go out to them. Any father, any parent
in this situation will struggle. Ang detective na humawak sa kaso ay si Detective Inspector Scott Beard. Nangako siya sa pamilya ni Grace na hahanapin at ibabalik niya ito sa kanyang pamilya sa England. Umasa siya na makikita nila si Grace ng buhay pero hindi nila inaasahan ang karumal-dumal na sinapit ng dalaga. Ang masamang balita ay kumalat sa buong bansa at ilang libong tao ang nakiramay sa nangyari sa dalaga. Nagkaroon din ng vigil ang mga tao para sa kanya at maging ang prime minister ng bansa ay humingi ng tawad sa pamilya ni Grace. And shame that this has happened in our country, a place that prides itself on our hospitality, on our manaakitanga, especially to those who are visiting our shores. And so, on behalf of New Zealand, I want to apologize to Grace's family. Your daughter should have been safe here, and she wasn't, and I'm sorry for that. Opisyal na kinusuhan si Jesse Kempson sa pagpatay kay Grace Millane. At 5 araw matapos ma-report na nawawala ang dalaga, ay humarap sa korte si Jesse. Nang matapos ang autopsy, kinumpirma ng pathologist na namatay si Grace sa matinding sakal. Nakita din ang mga computer forensics sa cellphone ni Jesse ay nag-search ito ng iba't ibang mga bagay at isa dito ay ang lugar kung saan natagpuan ang katawan ni Grace. Matapos ito ay nakita din na kinuhanan niya ng larawan ang walang buhay na katawan ng dalaga. Isang buwan matapos makita ang katawan ni Grace ay dumagsa ang ilang daang tao sa kanyang burol sa Brentwood Cathedral sa Essex at isa sa mga tao na dumulo sa libing ay ang detective na humawak ng kaso na si Scott Beard para magbigay ng respeto at suporta sa pamilya ni Grace. 6 araw matapos mailibing ni Grace ay humarap sa High Court si Jesse pero nag-plead siya ng not guilty. Nagsimula ang paglilitis sa kanya noong November 2018 at inabot ng 3 linggo ang paglilitis sa kanya pero wala kang makikita na emosyon galing sa kanya. Inilaban ng kanyang mga abogado na kahit masakit ang nangyari kay Grace ay ang dahilan ng pagkamatay nito ay resulta ng isang matinding pakikipagtalik. Ipinilit nila na nagpanik lang si Jesse sa nangyari kaya nagawa nito na itago ang katawan ni Grace. Pero ang prosecution ay handa at inilaban nila ang mga ebidensya na kanilang nakalap at ang kanilang mga witnesses. Ayon sa prosecution, hindi nagpanik si Jesse. Idiniin nila na ang nangyari kay Grace ay hindi lamang simpleng aksidente dahil ito ay sinadya. Idinagdag nila na makikita sa mga CCTV footage na kalmado si Jesse sa pagpaplano sa kanyang mga galaw kung paano ididispatcha ang katawan. Kahit sa pagpupumilit niya na siya ay inosente, noong December 2019, matapos ang 5 oras na deliberasyon, hinatulan siya ng guilty sa pagpatay kay Grace. Sinentensyahan siya ng habang buhay na pagkakakulong at hindi siya pwedeng mabigyan ng parol sa loob ng 17 taon. The verdict of murder today will be welcomed by every member of the Millane family and friends of Grace. It will not reduce the pain, the suffering that we've had to endure for over the past year. I can't see it. Grace was taken away from us in the most brutal fashion a year ago, and our lives have been, and family have been ripped apart. This will be with us for the rest of our lives. Grace was a beautiful, talented, loving daughter. Matapos ang trial ni Jesse ay humarap pa siya sa korte ng 2 beses. Sa pagkakataong ito ay walang jurors dahil judge lamang ang hinarap niya. Pagkatapos ng paglilitis sa kaso ni Grace ay may lumutang na 2 babae na nakatanggap di umano ng pang-abuso sa kamay ni Jesse. Hinatulan ulit si Jesse ng guilty sa 8 kaso at makukulong siya ng 8 taon. Noong November 2020 ay humarap ulit siya sa korte at sa pagkakataong ito ay ang kaso na isinampa sa kanya ay galing sa isang turista mula England na nakilala din niya sa Tinder. Sinampahan siya ng kasong panggagahasa at ang krimen na ito ay nangyari 8 buwan lamang bago mamatay si Grace. Hinatulan siya ng guilty at makukulong siya ng 3 taon at 6 na buwan.